Another day, another positive day, mga person. Dahil Sunday ngayon, maaga kami nagbukas ng tindahan dahil marami tayong customer. Ihan kasi nang nabili dito sa tindahan namin ay mga boarders. At syempre, rest day nila ng Sunday. At syempre, dahil maaga akong nakapag-asikaso, maaga na rin ako nakapamili ng uulamin namin mag-iina. May pasok nga pala si Daddy. At ngayong araw na to, magluluto tayo ng tinolang tahong. Nahugasan ko na nga pala yung tahong at saka nakapaghiwa na rin ako ng sibuyas at saka luya na gagamitin natin sa pag-isa sa tahong. Nairedy ko na rin pala yung gulay na gagamitin ko sa tinolang tahong, bali sayote nga pala yan. At pagkatapos niya, nagpainit na ako ng kaserola para sa paggigisa. Nang mainit na yung kaserola, nilagyan ko na siya ng mantika. Pagkatapos nilagay ko na yung luya at saka yung sibuyas, pinagsabay ko na nga pala sila. Kapag nagigisa kasi ako, pinagsasabay ko talaga yung luya at saka yung sibuyas at saka bawang. Pero hindi ko na nilagyan ng bawang yan, sibuyas na lang at saka luya. At nang medyo mabrown na yung luya at saka yung sibuyas, inilagay ko na yung tahong. May pasok nga pala ngayon si Daddy, kaya ako ngayon ang nagluluto. Usually kasi pag Sunday, siya yung nakatoka na magluto. At pagkatapos mong ilagay yung tahong, haluhaluin mo lang para matanggal yung lansa. Ang luya nga pala yung nagpapatanggal ng lansa ng tahong. At pagkatapos niyan, hihintayin lang natin na kumulo doon sa pinagisahan natin yung tahong at hihintayin din natin na bumuka yung tahong. At kapag bumuka na yung tahong, pwede na natin siya lagyan ng tubig. At dahil bumuka na nga yung tahong, lalagyan na natin siya ng tubig. Bali tinantsa-tantsa ko lang kung ilan yung tubig na meron diyan. Nang ilang minutong paghihintay, kumulo na nga pala yung sabaw ng tahong at nailagay ko na rin pala yung gulay. At pagkatapos ilagay yung gulay, nilagyan ko na ng pampalasa, nilagyan ko na nga pala yan ng asin, paminta at lang ngayon, ilalagyan ko na siya ng nor cubes. Chicken cubes nga pala yung nilagay ko diyan para lasang tinola talaga. At pagkatapos niyan, hihintayin na lang natin na lumambot yung gulay na nilagay natin. Dati hindi talaga ako marunong magluto, pero dahil nanay ka na, kailangan mo na talaga na matutong magluto para sa pamilya mo, tigits lahat para sa mga junakis mo at sa asawa mo. Pero ang number one talaga na nagturo sa akin kung paano magluto ay ang asawa ko. Dati kasi nung wala pa akong anak at asawa, bumibili lang ako sa labas para kumain. Maaga din kasi ako naging independent, bali pagkatapos kong magtrabaho, sa labas na lang ako kumakain para pagdating sa bahay matutulog na lang ako. At dahil sa napakahaba kong chika, luto na ang ating tinolang tahong. Tamang-tama naman ang pagluluto ko ng tinola dahil malamig ang panahon ngayon. Para mas masarap ang ating kain, gumawa nga pala ako ng sawsawan, toyo at kalamansi. At dahil gutom na kami ng mga bata, tara samahan niyo kami kumain. Ayun nga pala si Misha at ito nga pala si Nathan. Tara, kain tayo. First bite, goods. Salamat sa inyong panonood. Bye!